Magandang araw mga mag-aaral, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay paggalang sa paniniwala ng iba. Kakayahang pampagkatuto, pagpapakita ng suporta sa mga kaibigan o pagiging mabuting kaibigan. Pagpapakita ng kabutihan at katwiran, especially 3DVCI-Siyang. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay natutukoy ang ilang mga halimbawa ng paniniwala ng iba. Nakapagsasabi ng iba't ibang halimbawa ng paniniwala ng bawat relihiyon. Paggalang sa paniniwala ng iba. Ang paggalang sa paniniwala ng iba ay pagpapakita ng mga sumusunod. Pagmamasid ng walang halong pangungutya. Pagtahimik habang nakikinig lamang. Hindi pagsalungat sa anumang gawain ng ibang relihiyon. Hindi pambabastos o ginagawang katawa-tawa ang ibang ritual. Pag-unawa sa mga gawain banal para sa iba. Ang Pilipinas ay mayaman sa paniniwala at iba't ibang relihiyon. Ang relihiyon ay isang batayan ng paniniwala at pagpapahalaga ng isang tao. Ito rin ang isa sa mga dahilan ng pagkakaiba-iba ng mga pananaw ng tao sa buhay. Maraming mga relihiyon sa buong bansa at narito ang ilan sa mga ito. Isa, Romano-Katoliko, ito ay ang may pinakamalaking populasyon ng mananalampalataye sa Pilipinas. Ang bansa ay maituturing na Catholic dominant. Ang mga Katoliko ay naniniwala sa Triune God o tatlong katauhan ng Diyos. Sila ay ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sila rin ay naniniwala sa mga santo at ipinagdiriwang ang espesyal na araw ng mga ito at tinatawag na Fiesta. Ang kanilang banal na aklat ay ang Biblia. Dalawa, Islam, ito ay ang paniniwala sa isang Diyos na si Allah. Si Muhammad naman ang mensahero ni Allah. Ang kanilang banal na aklat ay tinatawag na Quran o Koran. Tatlo, Iglesia ni Cristo, sila ay naniniwala na isa lamang ang Diyos na lumikha sa lahat at pinakamakapangyarihan. Hindi nila sinasamba ang mga santo at hindi sila nagdiriwang mga fiesta o Pasko. Sa Biblia, unang tipan lamang ang kanilang pinaniniwalaan. Apat, Saksi ni Jehovah, ito ay ang pananampalataya sa isang Diyos na tinatawag nilang Jehovah. Para sa kanila, si Jesus ay hindi Diyos kundi isang tagapamagitan ng Diyos at tao. Lima, Born Again Baptist Church, sila ay naniniwala na si Jesus ang Diyos. Siya ang magiging dahilan ng kaligtasan pagdating ng katapusan. Pagkatapos ng kanilang worship, ay nagbibigay sila ng oras para sa fellowship. Para sa ating gawain, panuto, ay type sa ibaba ang tamang asal para sa bawat pangyayari. Thank you.
Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment and subscribe na para sa mas marami pang educational content.